Okay, ngayon naman, kukunin natin ang panig ng mga employers groups, Employers Confederation of the Philippines, kung makakabuti nga po ba sa kanila pong mga negosyo, sa kanila pong pagpapatakbo ng kanilang mga businesses, ang pagbabawas po sa mga holiday sa ating bansa. Mga sa linya po na ating telepono, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines, si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Magandang gabi po sa iyo. Sir, hello. Hi, hello, hello. Yeah. Tony and Casey. Hi. Kamusta po? Ay, nako, parang ngayon, parang napagdidiskitahan naman ngayon yung mga sobrang dami daw na holiday. At yun na daw ang nakakapagpabawas daw sa productivity na ating pong mga manggagawa. Do you agree or disagree? Spin a win! Well, actually, every year halos, pagka mayroon mga Philippine Chamber of Commerce, nasasama lagi sa recommendation yung to rationalize yung holidays natin, ano? Mm. Alam mo, I have to verify it, but I understand. Mm. We have the most 20 or 22 yata yung holidays natin. We have the wala most? Wala pa rin yung mga additional, yung local holidays. Pinakamarami tayo holidays buong mundo. Sayang. Yung national holidays, pinakamarami tayo. Mm-hmm. Wala pa nga rin yung mga calamities natin. Wala pa nga rin yung time by time. Bigla na lang magkakaroon ng holidays na nagugula tayo. Mm-hmm. Napakarami. At hindi productivity na implant na pinag-uusapan dito. What is? Productivity ng kumpanya. Ah, okay. Kumpanya. And that is why one of the things, pagka may mga kausap kami mga ibang mga investors, nagugulat sila pag sinabi mong ganong karami holidays natin dito sa Pilipinas. Mm. Dahil sa kanila, yung mga pito, no araw, 10 lang yata yung holidays natin. Pero no, remember correctly. Dati. Mm. Nadagdagan. Pasko at New Year lang. Limited yan. Ngayon, basta meron dumating na bagong ethnic group, bagong grupo, may mga party list na meron sila itutulak. Although, daan-daan yung mga local holidays, ha? Yes. Maraming local holidays. Mm. Ang sinasabi namin, bakit kung kailangan i-celebrate mo, bakit kailangan pang gawin mong non-working holidays at pipilitin mo yung kumpanya magbayad? Ang mga investors, hindi naman nagtatrabaho para magbayad ng holidays. At hindi yan ang sagot para dumami ang kita ng empleyado. Dahil ang totoo, meron mga umaanong grupo riyan dahil yung mga empleyado nila, mga regular workers. Pero napakarami natin yung mga no work, no pay na empleyado, lalo din sa mga construction. Yes. Pag nagha-holidays, wala kita yan. Opo, oo. At kasama rin dyan, yung mga aligned industries, yung chain, like yung mga transportasyon, pag-holiday, wala kita. Bawas pasahero. Yung mga iba services na bakante, mababa kita. So, alam ang rason, kung gusto natin pagdiwang, kilalanin, making them holidays is not the answer. Yeah. Kung pwede natin gawin sa eskwelahan dyan, pwede natin gawin mga dokumentary yan, ipalabas, ipagdiwang, mag-declare mo holiday, pero mungin naman yung non-working holidays. Opo. Kasi nakaka-apekto sa competitiveness ng mga kumpanya. Nawala na ho ba yung saysay ng konsepto ng holiday economics dito sa bagay na ito? Well, actually, napulot natin yan. Meron mga bayan, although kung konti ng holiday sila, pag naglalagay sila ng holiday, tinatao nila sa Monday. On a Monday? Yung bayan dito, nilalagay sa Monday, doon natin napulot yan. Pero yung naman economics holiday, sa totoo lang, yun naman mga dinideclare mo holiday, hindi naman nagpupunta sa mga resort yan Nagmomoling lang yan Gumagastos. Hindi naman hindi naman kayang magbakasyon ng yun naman mga kayang magbakasyon ng kahit na di holiday, magbakasyon naman yan. Actually, hindi rin eh.
Actually, hindi rin. Naano? Kasi sa panahon ngayon, kapag may libre kang oras, anong ginagawa mo? Ginagawa mo yung mga hindi mo nagagawa. Totoo yun. Kapag totoo yun. Dahil nga nagtatrabaho ka. Ano yun? Maglaba. So, maglinis ng bahay. Magkumpuni diba? Ng bahay. Magkumpuni ng bahay. Spend time with your family. Not necessarily na gumastos at lumabas, ha? Pero yung mga responsibilidad na hindi mo magawa dahil nga kayod ka ng kayod, dun mo rin nagagawa. Kasi nga, wala ka rin naman pang gastos sa taas ng bilihin ngayon. Hindi ba, Sir Sergio? Tama yun. So, tingin mo, magiging successful pagbabawas sa mga holiday kung ito ay talakayin sa Senado? Palagay ko, because it makes sense eh. How can we be exceptional na pinakamarami tayong holidays? Alam mo kung tutuusin mo, sa isang taon, 365 days, yung sa mga office worker, 52 Saturdays, 52 Sundays. Yeah. Ala na yun. Yeah. Meron 15 days na normally, ang mga kumpanya, 15 days vacation leave. Sick leave, 15 days vacation leave. I-add mo yun. Ina na yun. Yeah. Tapos meron tayo ng mga 21 holiday set, i-add mo yun. Tapos pagka may mga calamity, i-add mo yun. Mga exceptional cases. Sabi, lumalabas sa mga 160. Ang non-working days. Out of 365 days, yun yung nakataya ka agad na walang pasok. Kaya nga, pinag-usapan natin, lalaki ha, pagka babae, iyado pa yung, well, hindi naman lahat na maternity leave. 105 to 120 days. Tsaka may menstrual leave pa ata, di ba? Pagka duwat leave, 10 days. Meron pa yung follicle leave na 60 days. Pag inado, iyad mo lahat yan, aabot ang 360 days. Pagka in-apply pero, na. Pero that hindi... That is why, hindi naman lahat yan. Sinasabi lang namin, we have the propensity to do these holidays. Eh, palagay ko na, mana natin sa mga stila yan eh. Sa badya naman, ay yung mga habit na piyesta. Mahiling mag-siesta. Siesta. Hindi natin nakuha. Alam mo kasi yung holidays, nag-umpisa ng araw yan sa mga religious ano, yung so that they can do their ano. Kunti lang yun. Hindi mo pwede tanggalin yan. Religious holiday. Hindi. Good Friday. Pero alam nyo, Sir Sergio, siguro hindi na natin to pag-uusapan pa. May punto rin kasi si Ka Jerome kanina eh. Ng KMU. Kung yung ibang... parang hindi na to magiging issue kung halimbawa yung ibang mga services eh nasa ayos. Halimbawa na lamang, hindi ka pa nga nakakarating sa trabaho mo, pagod ka na. Diba, parang 50% na lang siguro ng enerhiya mo ang natitira dahil nakikipagsapalaran ka sa paghanap ng masasakyan. Hindi ba? Parang kumbaga, imbis na happy kang papasok at buong-buo ka yung pagkatao ka mo, kalbaryo ka agad eh. Pagdadaanan mo yung kalye, mahal yung transportasyon, hindi ba? Siyempre, sinasabi din nila, hindi sapat yung kinikita nila. Kinikita, kaya nga tumataas yung underemployment rate natin. Totoo yan. Kasi hindi naman kami. Talaga, mataas ang bilihin dito, wala tayong subsidy sa fuel. Kaya yung sweldo natin, although pinakamataas ang bilihin mong wage natin sa region, pinakamataas ang pinilihin natin. Na-negate lang na meron kang mataas na kita, napupunta lahat, lumalabas lahat. Correct. O sige, tanong ko kanina kay Ka Jerome, tatanungin ko din sa inyo. Kung papipiliin kayo bilang pagbabawang sa holiday, kung anong holiday ang gusto nyo matanggal, anong holiday po yon? Spin away! Ay, pag nabili ako, sasabihin ko na lang kung di gusto ko matira. Matalino. Iwas po, Soy. Christmas. Yung New Year. Good Friday. Yung All Saints Day. Okay. Yung National Heroes Day. Okay. Tsaka yung whatever. Basta huwag na lang sumobra sa tapo. Huwag sumobra sa sampo. Sa holiday, pero... Huwag non-working. Halimbawa, yung mga Muslim holiday. Yeah. Hindi naman natin alam. Pagdiwa rin lang sa Mindanao, bakit
Kagaya halimbawa yung, ano, hindi ko ba sinasawa, yung sa 21. Mm. Mag-holiday, wala naman nakakaalam ko ano yun eh. Sa August 21? Lalo yung mga bata, nakikipa balita, yung mga Muslim holiday, ano lang ang pangalan nitong holiday na ito, ganun lang tanungan eh. Tapos yung, yun lang sinasabi ko. Pwede lang bang ipagdiwang yan, kilalanin yan, at ano, sa ibang paraan. Okay. Wag lang yung nagiging uncompetitive yung ating negosyo. Alam mo, yeah. With all the effort we try to get to matas yung natin, yung investment, kulela tayo dito sa Asia. Kulela tayo. Pinakamababa ang pumapasok sa atin ngayong investment. Eh, pero hindi lang yun dahil sa holiday natin. Dami pang problema dyan. Sinasabi ko lang, of course. Of productivity, yes. That is one of the reasons. Yes. Kasama na rin yung ease of doing business, kasama na rin yung rapid corruption na hindi natin susolve lahat. Taas ng presyo ng kuryente. Kaya tayo pagkuha ng investment. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.